Maligayang pagbabalik, kaibigan. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang isang lawa at ano nga ba ang nasa dulo ng napakalaking butas na ito. Pero syempre kapatid, bago tayo tumungo sa topic na yan, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik, ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat. Marami ang mga taong nagsasabi na ang butas na ito ay bigla na lamang daw lumitaw sa kawalan. Marami ang mga taong walang alam sa bagay na ito. At kahit ako mismo kapatid, noong una ay hindi ko din talaga alam. Kaya naman gumawa ako ng paraan para malaman ang katotohanan kung ano nga ba ang nasa dulo ng napakalaking butas na ito. Sa mundong ito kapatid, marami ang mga bagay na hindi pa natin alam. Mga bagay na kakaiba at nakakamangha. Tulad na lang ng misteryosong butas na ito, kung saan marami ang mga taong nagtataka kung bakit may ganito sa isang lawa. Kaya naman may isang taong nagtangkang pag-aralan ang butas na ito. At ang taong tinutukoy ko ay si Kilkus. Si Kilkus ay kilala din bilang isang Evan K. Siya ay nagtatrabaho bilang adrenaline junkie o sa pagpapaarkila ng mga bangka at jet ski. Ngunit kapatid, mahilig din siya sa paggamit o pagpapaandar ng mga drone. Isang araw sinubukan niyang gumamit ng drone upang maglibot-libot sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon ay meron siyang nakitang kakaibang bagay na maaaring hindi ka panipaniwala. Dahil ang lawang ito kapatid ay mayroong malaking butas at ito ay ang nagngangalang lawa ng Berryessa. Nagtaka siya kung ano ang bagay na iyon. Pinag-aralan niya ito ng maigi hanggang sa nakaisip siya ng paraan kung ano ang maaari niyang gawin. Isang araw pumunta muli siya sa lawa ng Berryessa, dala ang drone niya. Ginamit niya ito at naglibot muna sa paligid ng butas hanggang sa naisipin niyang paandarin ang kanyang drone sa loob ng butas na ito upang makita at makuna ng litrato ang loob nito. Nang makapasok ang drone ay bigla itong nagkaroon ng aberya. Pero kapatid, wala pa sa kalagitnaan ng drone pero ito ay nagloko na. At ang sabi dito kapatid, hindi kinaya ng drone ang lakas ng enerhiyang ibinibigay ng butas na ito. At ang drone ay inihigop papaloob. At ito pa ang nakakamangha. Dahil noong ginamit niya ang drone sa butas ay bigla na lamang itong nalobat. Sa pagkakataong yun kapatid, nabigo siyang tuklasin kung ano ang nasa loob ng butas na ito. Mula noong araw na iyon ay pinagpatuloy niya ang pagtuklas at aalamin niya talaga kung ano ba talaga ang meron sa loob ng butas na iyon. Ngunit hindi niya alam kung paano ito gagawin sa ligtas na paraan. Nag-iisip-isip pa si Evan K. kung ano ang maaari niyang gawin dito hanggang sa naghinala na ito ng sobra. Naisipan niya ding tumalon na lang sa loob ng butas. Ngunit naisipan niya din na mapanganib at maaari niya itong ikamatay. Hanggang sa pinalipad niya muli ang drone na malapit sa lawa. Pinag-aralan niya muli ito at mayroon siyang natuklasan na ang butas ay may lapad na 72 feet. At dito niya din natuklasan na ang butas na ito ay hindi nagmula kung saan lang at meron itong eksplanasyon kung paano nabuo ang butas na ito. At eto yon. Noon kapatid, ang California ay nakakaranas ng tagtuyot. Halos matuyo na ang kalupaan at hindi na rin ito mataniman ng maayos. Pero isang araw nagkaroon ng malakas na ulan o sabihin na nating bagyo. At dahil sa walang tigil na ulan, umaapaw ang lawa ng Berryessa. Marami ang mga taong naapektuhan dahil nagkaroon din ng isang pagbaha at dahil din ito sa pag-apaw ng lawa ng Berryessa. Sa pangyayaring yung kapatid, nagdesisyon ang lokal na pamahalaan ng California
na maglagay na lamang ng isang malaking butas at ito ay ang tinatawag nilang Glory Hole ng Berryessa. Ginawa ang butas na ito noong taong 1950s, halos nagamit o napakinabangan na ito ng madaming beses. Ang Glory Hole ay para sa pag-drain ng tubig sa Berryessa Dam para maiwasan ang pag-apaw nito. Kapag ang tubig ay tumaas, automatic na hihigupin ito ng Glory Hole patungo sa ibaba ng dam ng Berryessa para maiwasan ang mga pagbaha. Meron akong onting explanation dito kapatid para mas maunawaan mo ng maigi at eto yon. So kapatid, napanood mo ba? Ang butas na ito ay para talaga maiwasan ang mga pagbaha. At napakalaking tulong nito kung sakaling magagawa ito sa Pilipinas. Alam naman natin na ang Pilipinas ay binabaha na ngayon ng sobra. Kung sakaling may ganito, ay maaaring hindi na umapaw ang mga ilog o lawa dito sa ating bansa. At uulitin ko, ang butas na ito ay para sa pagdidrain ng tubig. At sa dulo ng butas na ito, makikita ang isang napakalakas na pag-agos ng tubig at ito ay hindi pwedeng puntahan ng mga tao. So kapatid, nakita mo na ang isang malaking butas sa lawa at nalaman mo na rin kung para saan ang butas na ito. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. At syempre bago tayo magtapos ay may ipapakita muna ako sa iyong video na kung sakaling magustuhan mo ay mag-iiwan na lamang ako ng link sa description para mapanood mo ng buo. So eto yon. Maligayang pagbabalik kaibigan, sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang mga lugar sa Pilipinas na maaaring maglaho sa taong 2050 dahil lalamon nito ng katubigan. So kapatid, nabitin ka ba? Nag-iwan ako ng link sa description para mapanood mo ng buo. So this is Win YT. Maraming salamat sa panonood mo. I'm out.